Mapagpalang araw sa ating lahat ng mga ka-farmers. Good morning sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating area ng ating upo, mga ka-farmers. Bali, bukas, tayo na po yung mag-harvest sa ating upo sa edad na 38 days, mga ka-farmers. So, bali, hindi na po tayo makapaghintay ng 40 to 45 days. Kasi nakikita natin na mag-oversize na yung ating upo kung hintayin pa natin ang ika 40 days to 45 days, mga ka-farmers. So, ganito, isang kilo na po or sobra isang kilo siguro, mga ka-farmers. So, ilagay lang natin sa isang kilo na po, mga ka-farmers. Punta natin sa kabilang puno dito. So bukas, mga ka-farmers, ay mag-isang kilo na po yan or mahigit, kasi ngayong araw ay magpapakain pa po tayo ng tubig sa kanila. So lalaki pa, mga ka-farmers, yung medyo alanganin sa isang kilo. Yan. So bali, sinasurvey lang po natin sa ngayon kasi ito maaga pa. Ngayong hapon, mga ka-farmers, tayo po ay magpapatubig sa lahat ng area natin sa 164 na puno, mga ka-farmers. So bali, kung tingnan natin, napakalaki yung space na nagagamit sa ating upo na 164 hills, kasi yung planting distance natin dito is nasa 2 meters to 3 meters per hill, at saka yung tabla natin dito nasa 4 to 5 meters. So, napaka laking space talaga ang kakainin kapag bigyan natin ng wastong space ang ating tanim na upo, dahil yung tabla, mga farmers, ay maano din yan, ma-occupy din lahat sa talbos, mga ka-farmers. So, marami ng bunga ang ating nakikita, mga ka-farmers. At saka ito po tinatawag na harvesting time na, mga ka-farmers. Pero hindi pa sa ngayon, bukas pa tayo mag-harvest. Tine-check lang natin yung area at saka nag-update lang po tayo sa ating mga kapwa farmers kung saan, sino pang gustong magtatanim ng upo. Napakasimple lang pala, mga ka-farmers. Sipag at syaga lang, lalo na wala pong ulan. So, ginagawa natin dito is palagi lang po tayong nagpapatubig araw-araw, at saka every 4 days tayo po ay nagpapakain ng abono. So, karaming abono po, mga ka-farmers, kahit anong gustong gawin, anong abono yung gagamitin nyo. Mayroon tayong Yara Winner 3x16, pwede din kayong gumamit ng Complete 3x14, pwede din kayong gumamit ng 1846 putas. So napakaraming klase ng abono yung pwedeng gagamitin natin, mga ka-farmers. Depende na po sa atin kung ano yung available na pag abono yung nasa tindahan, mga ka-farmers. Okay, so dito napakaraming bunga, mga ka-farmers, sa isang puno. Merong 2, 4, 6, 8 11, mga ka-farmers. So dapat yung puno ay palaging basa. So, hindi pwede na walang tubig, mga ka-farmers, na makamainom araw-araw para ganito kasigla yung ating tanim. So, kahit mainit dito sa area, mga ka-farmers, basta everyday lang po tayong nagpapatubig, magsusurvive talaga yung ating tanim. So, lalabas na lalabas yung mga talbos. So, dito, mayang hapon, ikakat na natin yung dahon, mga farmers, kasi every 4 leaves cut po natin. So mamaya na lang hapon, mga farmers, alanganin pa ng konti. So bawat talbos, bawat sanga mayroong bunga. So kita niyo, isa o dalawa hanggang tatlo, mga farmers, yung bunga sa bawat sanga. So dito dalawa, so dito dalawa din. So dalawa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na sanga. Meron siyang 12 na bunga, mga ka-farmers. So ganito lang.
Kasimple, as long as tayo po ay nagka-cut ng mga sanga every 4 leaves, then yung 4 leaves na kinakat natin, palalabasin naman natin yung 3 leaves, doon na tayo mag-cut. Then, vice versa na po yung mga farmers. 4 leaves cut, then after yung 4 leaves na kinakatingan natin, magsasanga yon, palalabasin naman yung 3 na leaves, then cut. So, vice versa lang po yun mga farmers. Very easy. So, dito na lang po muna tayo mga farmers. Basta ito po yung pang-update natin sa ating UPO na Mayumi F1. Bukas is harvesting time. Maraming salamat.